Hey guys, welcome back to my channel. So, ang videong ito ay para sa mga taong gustong mag-share ng kanilang experiences sa kanilang pag-a-apply sa call center. So, marami akong nare-receive na messages sa Facebook ko. Naisipan ko na i-share din sa inyo kasi makakatulong din ito sa mga gustong mag-apply sa call center. Ang pangalan niya ay si Jonathan. Ang sabi niya, nag-apply po ako TSR noon, kaso di ako nakapasa sa final interview. During interview, sinabi din naman sa akin ng team leader po ata iyon or manager na kung gusto ko ba sa ibang account, chuchu na yan. Di ko inintindi, sinabi niya hanggang sa naghihintay na kami ng results, ayun nga, di ako nakapasa. Then sabi sa akin, bumalik na lang ako ulit for another final interview para sa ibang account naman siya. Ha 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 ha, parang gusto ko ulit po i-try, first time lang po kasi. Well, Jonathan, kailangan i-try mo talaga siya kasi alam mo yon, first time mo pa lang naman, so walang masama kung i-try mo ulit siya and you know, try and try until you succeed nga, di ba? Dahil ako dati, hindi rin ako nakapasa. Pero nakapasa din ako. Nakapasa din ako nung sumunod kong apply. So, good luck sa'yo, Jonathan. Sana itry mo ulit mag-apply. Ito naman. Sabi niya, nag-resign ako sa previous job ko. Then, nag-apply sa ibang field at napunta sa call center. Kaso, na-stress pa din ako. Hirap mag-English. Hirap din ng schedule. Grabe naging adjustment ko. Eto, jobless ako. Hahaha, kaka-stress ang life. Grabe, nawala na talaga siya ng trabaho. Hirap daw siyang mag-English, kaya siya nag-resign. Ang may advice ko lang doon is, kung nahirapan ka mag-English, is try mo. Kasi doon sa training namin dati, ang tinuro sa amin is, kung nahirapan ka talagang mag-English, try mo ng araw-araw ang panoodin mo ay mga English TV shows, English movies. Ewan ko naman kung hindi ka pa matutong mag-English noon, di ba? Natuwa naman ako dito. Sa Thursday, papa-interview, sabi ni Arashan, sa Thursday, papa-interview ako sa teleperformance. Well, good luck sa'yo, Arashan. Ito naman sabi ni Bryant. Hi there, miss. 2 weeks ago, I graduated from Set Skills Enhancement Training sa BPO company. I graduated and meron kaming 3 lives. 3 lives ha? Parang ano lang ha, sa games. Para sa final interview, wala ako na ipasa kahit isa. Ha 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 ha. Kaya sana sa susunod na account ay makapasok na ako. Well, Brian, natutuwa naman ako dahil talagang hopeful ka pa rin na i-try ulit at alam kong makakapasa ka na sa susunod mong interview. Kasi, alam niyo yun, sa bagkos na marami kang interview, mas malaki talaga yung chance na maipasa mo. Kasi minsan yung interview nila paulit-ulit lang. And so, namamaster mo, napapractice mo talaga yung pagsagot-sagot mo sa interview, yan, kaulit mo. So, Brian, good luck sa'yo and I hope na makapasok ka na sa call center na ina-applyan mo. Si Jorens, how about naman po sa height? Ma'am, may requirement po ba? Wala pong requirement sa height ang call center. Kasi po kung merong requirement ang call center sa height, hindi na po ako nakapasa. And then, ito po ang nakaka-amaze. Na-amaze na amaze na talaga ako nung pagpasok ko talaga sa call center. Well, hindi ko alam kung first day ko yun. Pagpasok ko, may manager talaga na napakaliit. Yung sobrang liit niya na parang matangkad pa yung bata sa kanya. Grabe, tapos pinapataas niya yung upuan niya para makita niya yung computer. And sobrang galing niyang mag-English. Bilib na bilib talaga ako. Ang liit lang niya, pero yung boses niya talaga, boses ano siya, Amerikana. Ang galing niya mag-English. So, wala pong requirement sa height, ha? Ito naman. Sabi ni Goldies, same with me, I'm a call center agent as well. Para kang dadaan sa butas ng karayom. Totoo po yun, para po kayong dumadaan sa butas ng karayom. Kasi po, pag nag-a-apply ka sa call center, sobrang daming nag-a-apply. As in, punong-puno yung pinag-a-applyan nilang room. And then, pag nagsimula ka siguro umaga,
Tapos pag nakapasa ka, ayun, umabot ka sa final interview, makikita mo, ah, mga tanghali pa lang, oh, kumukunti na yan, nag-uuwian na yung iba. Alam na yung mga hindi nakapasa sa initial interview, and then sa exam, and then, pag mga gabi na, yun talaga, kukunti na lang yung makikita mo, yung ang kapal na dami ng tao nawawala na, kasi yun, yung mga natira lang na panggabi na ini-interview, yun lang yung mga nakapasa at nakarating sa final interview. So, para talaga siyang sumusuot ka sa butas ng karayom. Totoo yun, sinabi niya. Sabi naman ni John, "Everything that was stated here is very true. One thing that caught my attention is when she said watching American movies or TV shows will help through learning because that is how I literally learned to speak English fluently and having an American accent. Just to add up," ayun, may dinagdag siya na, "just to add up, when you're watching, try to have them with subtitles. It's also a way to improve grammar skills so you can deliver your thoughts the right way. A big thumbs up sa'yo, ate, for this video." Thank you, John. Thumbs up daw. Oh, maganda tong ano, suggestion niya. Nalagyan daw nga ng subtitles. Hindi na sa amin yun, pero ito, gawin niyo yun. Maganda talaga tong pag may subtitles kasi ma-improve talaga yung grammar skills nyo, pati alam nyo yung mga spelling, mga ganun. Thank you, John. Ito naman, sabi ni Rose, "Same at the girl, ha ha ha. Failed din ako sa final interview, lol. Pero, inoferan naman nila ako para sa local account nila. Babalik ako sa kanila ulit para sa local validation account." Well, at least, di ba, may offer naman si Rose, and then pag, alam mo yun, pag sobra ka nang na-practice, and mabilis ka nang makakapasok din naman sa international account. Sabi naman ni Kyle, "So, yung final interview, ate, need mo ilabas yung accent? Parang ilabas, parang barila ilalabas. Ilabas mo na." Oo, Kyle, ilabas mo na lahat ang iyong mga accent na tinatago-tago dyan. Huwag mong itago. And sabi niya, "Nakakahiya kasi naartehan yung accent, lalo na pa pag parang iislang mo or imitate mo yung American accent. Alam mo, sa una, nakakahiya talaga. Para bang, ano ba yun, parang arte-arte. Pero pag yung nag-i-interview sa'yo umaksent na, syempre madadala ka na din. Wala nang hiya-hiya. Itodo mo na para todo na rin yung pagkakatanggap sa'yo." Ito, gusto ko yung ano, message ni Sadie. "I feel you, Sisi. Ganyan talaga na experience ko rin yung literal na buong araw naman na nasa kalsada ako mag-apply. Tapos umuwi ako na luhaan rin. Ilang rejections and failures rin ang naranasan ko before ako makapasok sa call center company. Marami rin akong natutunan nung nag-work ako sa call center for 5 years. Lahat ng ugali ng tao ma-encounter mo." Grabe naman yung ano, literal na buong araw na nasa kalsada siya. Grabe yun. Alam niyo naman, sa Maynila ang init-init pa, ba? Diba? Tapos nasa labas ka ng kalsada. Tapos umuwi ka pa ng Luhaan. Ay, pero, diba, tinan nyo si Sadie. Tumagal siya ng 5 years sa call center. Pero nung una, ang dami niyang rejections and failures. O, diba? Nakaka-believe, no? Kaya wag po kayong wala ng pag-asa. Sabi ni Lolila, "Nag-call center din po ako dati for a year back 2005. Then after that, nag-work na sa profession ko. The only reason why hindi ako nagtagal, kasi night shift, di ako makatulog pag umaga, ginigising ako ng anak ko." Yun nga lang po, sa call center kasi kailangan talaga night shift, kasi kalimitan ng mga account sa call center ay nasa ibang bansa, kagaya ng US. So, di ba sa US, pag araw sa kanila, yung business hours nila is gabi sa atin, kagaya ng halimbawa 8 a.m. sa mga Eastern Time. Halimbawa, 8 a.m. sa kanila, 8 to 5. So, sa atin yun is, diba, 8 p.m. naman to 5. Baligtad. Pero alam nyo, nung wala na nagtrabaho ako sa call center, nasanay na talaga akong gumising sa gabi. Sa gabi na ako nagigising. Naging night owl na ako. Kasi,
siguro dahil nga sa 4 years ako nagtagal doon, nasanay na yung katawan ko nagigising sa gabi. Ngayon hirap na hirap tuloy akong gumising ng araw. So yun yung naging epekto sa akin. So kailangan kung mag-a-apply ka sa call center, kailangan talagang kayanin mo nagising ka sa gabi. Kasi nakaranas talaga ako, nakatulog ako habang nag-iintay ng call. Tapos doon sa panaginip ko naman, nagte-take na ako ng call. So gising ako. Tulog pala ako. Akala ko nagtitig ako ng calls. Yung pala na panaginip ko lang yun. So yun, maraming ang hindi nakakatagal sa call center kasi nga dahil panggabi. And yun lang, yung mga problema nung iba. Yun nga, ang hirap labanan nung antok. So doon, grabe, pero ayun, ang lakas pa ng aircon sa gabi. Ang lamig-lamig, ang sarap matulog. Maingay naman sa call center. Yung mga kasama mo, syempre, usap ng usap. So, saan hindi ka rin aantukin kasi ang dami mong kausap, ang dami mong naririnig, ang dami lumalakad-lakad ng mga ano tao, mga agent, supervisor, ganyan. Okay. Uy, salamat sa mga nag-share ng experiences ha sa call center. Talagang na-appreciate ko yon. Talagang bumabalik sa akin yung mga panahon na alam niyo yun, na nasa call center pa ako, na sabi ko, wow. Oo nga pala, nag-create ako ng Facebook Messenger ko. Hanapin niyo lang yung name ko sa Facebook Messenger. Hanapin niyo yung name ko. And then, ang profile picture ko is yung nakalagay ay call center. So, doon, pwede niyo po akong tawagan. Pwede niyo pong i-share yung experiences niyo. Ilalagay natin dito sa YouTube. Para po panood nung iba na interesadong mag-apply sa call center. Hindi kasi ako masyadong machat na tao eh. Mas mahilig ako yung sa call. Kasi tinatamad talaga ako mag-type. So, kung gusto niyo po mag-share na experiences niyo, pwede niyo po akong tawagan doon. Kung di niyo po ako magtawagan, mag-iwan po kayo ng messages para tawagan ko kayo. And, ayun, isi-share natin dito sa YouTube channel. Kasi ang dami talaga nagme-message sa akin. Hindi ko sila ma-replyan ng isa-isa. So, sabi ko, gawan ko na lang ng video. Okay guys, thank you sa panonood nyo again as usual. Thank you po sa inyo. And see you again guys on our next video.